Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagan, Pambalitaan ng Tamaro Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikatatlong po sa buwan ng Setyembre, taong 2023 ng mga balita. Bilang ng COVID-19 cases sa Oriental Mindoro, sumampa na sa mahigit 700 ayon sa DOH Bimaropa Tracker. Bahagi ng isang sitio sa bayan ng Nauhan, isinailalim sa critical zone lockdown. At grace period at special housing non-restructuring program, ibibigay ng pag-ibig funds sa mga borrowers nito. At sa detalye ng ating mga balita, hinihikayat ang Dole Oriental Mindoro ang mga employers na iparehistro ang kanilang household workers sa kasambahay desk sa kanilang mga barangay. Magbubukas ito ng pagkakataon para sa mga kasambahay na ma-access ang mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ang iba pang detalye sa report ni Jacqueline Ikat. Hinihimok naman ng Department of Labor and Employment Oriental Mindoro ang mga employers sa pagpaparehistro ng kanilang mga household workers sa kasambahay desk sa kanilang barangay na magbubukas ng pagkakataon para sa mga kasambahay na ma-access ang mga programa at serbisyo ng ahensya. Ayon kay Dole Oriental Mindoro Provincial Director Roderick Tamakay, magsisilbi rin ang kasambahay desk na sumbungan kung sakaling may mga reklamo at hinaing ang mga ito. Kinakailangan rin ang bawat barangay ay mayroon ng nasabing help desk. Kaya nga po nung nakaraang linggo, pumunta tayo sa SP upang sa ganun magpaglagay sila ng kasambahay desk sa kanilang mga barangay. Upang sa ganun kapag may magreklamo o magsanggol ng kasambahay, ay mabigyan sila ng karampatang serbisyo ang sa ganun ma-refer sa amin o di kaya sa peso o sa amin mismo para mas madali yung kanilang kinain pagdating sa mga ganito. Required po sila sa karyong batas na maglagay ng kasambahay desk. Isa sa mga prioridad ng programa ng DOLE ay ang pagbuo ng asosasyon o samahan ng mga kasambahay upang mamonitor ang mga kondisyon ng kanilang pagtatrabaho. Gayun din ang itaas ng kamalayan ng kanilang mga karapatan, pribilehyo at benepisyo sa ilalim ng Republic Act 10361 o kilala rin bilang Domestic Workers Act o Batas Kasambahay. Pero ang top priority, isa sa mga top priorities ng aming regional director is magkaroon ng makapag-organize kami ng kasambahay. Kasi yun nga, kailangan nila magkaroon ng boses ng sagrin. Aware sila sa kanilang duties and responsibilities. Masabi nila doon sa kanilang employer na Sir Garit, as per kasambahay law, ito po yung aming karapatan. So ito rin po yung aming mga obligasyon na kasambahay. Isa din sa reason kung bakit kailangan namin mag-organize ng kasambahay, nang sa ganun, mabigyan din sila ng livelihood kung ninanais nila. So aside from sa kinikita nila sa pagkasambahay, meron po silang kikita doon sa livelihood na kanilang ipopropose kung gusto po nilang mag-propose. Sa pamamagitan pa rin ng pagpaparehistro at pagbuo ng asosasyon, magkakaroon ng kanilang hanay o sektor na magiging kinatawan sa RTWPB. Pinaalalahanan rin ni Provincial Director Tamakay ang mga employer na huwag abusuhin ang mga kasambahay, bigyan ng sapat na benepisyo at igalang o irespeto rin ang kanilang karapatan bilang manggagawa. Sa ibang balita, upang mas maraming health workers ang mapalago ang kanilang kaalaman sa pagtulong sa kapwa, ipinagpatuloy ng grupong Keep Hope Alive ang programang Community Health Volunteers na isinagawa sa bayan ng Mansalay. Katuwang ang Mansalay LGU, Office of the Vice President, Angat Buhay Program at mga partner organizations matagumpay na naisagawa ang training course sa mga barangay health workers kung saan dito itinuro ang iba't ibang basic services katulad ng first aid na magagamit sa pagtulong sa kanilang pinagseserbisyohang barangay. Ayon sa grupong Keep Hope Alive, ipagpapatuloy nila ang mga ganitong programa upang mapalakas ang mga serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga barangay o komunidad na malayo o kulang ang naibibigay na serbisyong medikal o pangkalusugan. Makatutulong rin nila ito upang ma-empower pa ang mga youth volunteers para mapalakas ang advokasya sa kalusugan at makatulong upang masolusyonan ang mga maliliit na problemang pangkalusugan. Dahil nasa gitna pa rin ng pandemyang COVID-19, sinisiguro naman na patuloy nilang isinasagawa ang minimum health standard upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit.
Sa ibang balita, maliban sa mga naganap na insidente na pamamaslang na pawang na-resolve naman matapos matukoy ang ilang miyembro ng organisadong grupong sangkot dito. Nakatuon din na pansin ngayon ang Victoria Municipal Police Station sa patuloy na transaksyon ng ilegal na droga sa munisipalidad. Ayon kay Police Captain Marfredo Dolatre, happy na nabanggit na istasyon, bagamat may pandemya, may mga hindi pa rin aniya masawata sa pagbebenta at paghamit ng ilegal na droga. Ang ilan naman, tuloy rin aniya ang kanilang monitoring sa mga drug personalities. Pagbabahagi ng opisyal, bagamat naging mahigpit sa entry at exit points sa lalawigan at mga bayan, may mga nakakagawa pa rin ng paraan na ipasok ang ilegal na droga sa probinsya sa pamamagitan ng door-to-door delivery gaya ng nahuli nila. Bali, itong nakaraan, ma'am, na operation namin, marami pong nababanggit ng mga drug personalities yung ating nahuli. Kasi ang revelation niya naman po, ma'am, galing po sa luwasan. Yung door-to-door na mga bahagi, doon po nila pinapadala yung droga galing sa kabila, sa Manila po, papunta rito. Diretso po doon sa barangay. Dahil naman sa sunod-sunod na operasyon, ramdaman nila naglaylo na ang mga drug personalities sa mga lugar na pinagbabantayan nila. Ganun pa man, babala ni Police Captain Dolatre sa mga ito, huwag makampante sapagkat hindi nila sila hihinto hanggang hindi lubusang nasasawata ang bentahan paggamit ng illegal na droga sa kanilang bayan. Pero sa ngayon po, medyo tahimik po dito sa bayan ng Victoria kasi sunod-sunod nga po yung aming operasyon. Medyo naano na po namin sila. Pero monitoring pa rin po kami kasi naghihintay lang po siguro sila ng temporary para magawa rin nila yung kanilang masamang balak. Magbabalik po ang TV Net News Live makalipas lamang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Windfree Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Windfree air conditioner. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isinailalim sa critical zone lockdown area ang isang bahagi sa Sitio 5 sa Barangay Aurora, Bayan ng Nauhan. Matapos may magpositibong isang residente dito na nagtatrabaho sa isang car dealership sa Calapan City. Ang lockdown tatagal ng 14 na araw simula 28 ng Setyembre. Narito po ang report.
Isinailalim sa critical zone lockdown ng isang bahagi sa Sitio 5 sa Barangay Aurora, Bayan ng Nauhan matapos may magpositibong isang residente dito na nagtatrabaho sa isang car dealership sa Calapan City. Sinasabing nahawa ang naturang residente sa kasamahan nito sa trabaho. Dahil dito at upang bigyan daan na rin ang masusing investigasyon, contact tracing at targeted testing, ibinaba ni Nauhan Mayor Mark Marcos ang Executive Order No. 20-042 na naglalagay sa critical zone lockdown ang isang bahagi ng Sitio 5. Epektibo ang kautusan na kalangang 28 na Setyembre at tatagal ito ng 14 na araw. Ang isinirang bahagi sa naturang sitio ay mayroong 43 bahayan kung saan ay mahigpit na binabantayan ang paglabas at pagpasok ng mga tao dito. Ang mga natukoy namang may direct contact sa nagpositibong residente na kasalukuyang nasa strict home quarantine ay masusing binabantayan at minomonitor ng mga tauhan ng Municipal Health Office at MDRRMO. Patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan dito na huwag munang lumabas ng tahanan kung hindi rin lang mahalaga ang gagawin o lalakarin. Ang virus nila ay nasa tabi-tabi lamang kaya iba yung pag-iingat pa rin ang dapat gawin. Tagubilin pa rin ng punong bayan na magsuot ng face mask, face shield at laging i-obserba ang social distancing. Patuloy din niya sumunod sa mga tagubilin ng pamahalaang nasyonal para sa kasiguruhan ng kalusugan ngayong may pandemya. Binigyan din ni Mayor Marcos na dapat ay disiplina muna. Samantala, as of September 28, 2020, umabot na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Oriental Mindoro sa mahigit 700. Ang iba pang detalye, narito po. As of September 28, 2020, ayon sa DOH Mimaropa COVID-19 Tracker, sumampa na ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Oriental Mindoro sa mahigit 700. Sa kabuuang 712, 630 dito ay local at 82 ang imported cases. 230 naman ang aktibong kaso, 483 ang gumaling at 16 ang naitalang namatay. Sa buong rehiyong Mimaropa na mayroong 1,235 cases, ang Oriental Mindoro ang nangunguna sa bilang na 712 na sinundan ng Palawan na mayroong 231, Occidental Mindoro 120 confirmed cases, Puerto Princesa City 98, Marinduque 41 at Romblon na nakapagtala lamang ng 33 kaso. Bagamat pumalo na sa mahigit 700 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Oriental Mindoro, nasa 213 lamang ang active cases as of September 28, habang ang lalawigan ng Romblon na nakapagtala ng 33 kaso sa kasalukuyan ay COVID-free simula 25 ng buwan ng Setyembre. Samantala kung sisilipin naman ang COVID-19 tracker ng lalawigan, sa kaparehas na araw as of September 28, 2020, nakapagtala ang probinsya ng 696 na total cases, 197 ang aktibong kaso, 483 ang gumaling at 16 ang reported deaths. Magbibigay ang Pag-ibig Fund ng 60 araw na grace period sa lahat ng loan payments, ganun din ng Special Loan Restructuring Program para naman sa mga My Housing Loan bilang ayuda sa mga miyembro nito ngayong panahon ng pandemya. Si Bang Francisco ang magbabalita. Bilang ayuda sa kanilang mga borrowers ngayong panahon ng pandemya, magbibigay ang Pag-ibig Fund ng 60 araw na grace period sa lahat ng loan payments, ganun rin ng Special Loan Restructuring Program para naman sa mga My Housing Loan. Ayon kay Secretary Eduardo Del Rosario, Chairman ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, pinayagan nila ang one-time 60-day grace period sa pagbabayad ng lahat ng mga loan sa ahensya, alinsunod sa Republic Act 11494 o mas kilala bilang Bayanihan to Recover as One Act, Bayanihan 2. Habang ang mga may housing loan naman ay may Special Housing Loan Restructuring Program upang tulungan silang i-update ang kanilang accounts at manatili sa kanila ang kanilang mga bahay. Automatikong ipapataw ang 60-day grace period sa payments ng multipurpose loan, calamity loan at housing loan na due na mula September 15 hanggang November 14, 2020. Dahil sa grace period, makapagbabayad ang mga borrowers ng Pag-ibig na walang penalty at interest sa interest.
Samantala, ang mga housing loan borrowers naman ay maaaring mag-apply ng loan restructuring program online sa pamamagitan ng virtual pag-ibig hanggang December 15, 2020. Sa ilalim ng bayanihan tulo, sakop ng grace period ang mga loan na may arrears ng hanggang 3 buwan. Ngunit ayon sa pag-ibig, sa kanilang inaprubahang guidelines, sasakupin ang grace period ang hanggang 9 buwang arrears upang mas maraming borrowers ang matulungan, lalong higit yung mga naapektuhan ng pandemya ang kita. Sa ilalim ng bayanihan 1, 4.77 million na borrowers ang nabigyan ng pag-ibig ng grace period at halos 300,000 aplikasyon para sa 3-month payment moratorium program ang kanilang naaprubahan. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate, and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Bilang bahagi ng 16th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Munisipalidad ng Gloria, matagumpay na naisagawa dito ang Alay Tanim, isang tree planting activity sa barangay Manguyang noong 29 ng Setyembre. Si Jacqueline Ikal, magbabalita. Matagumpay na naisagawa sa Bayan ng Gloria ang Alay Tanim, isang tree planting activity sa barangay Manguyang ng nasabing bayan noong 29 ng Setyembre na pinangunahan ng Municipal Environmental and Natural Resource Office. Ganap na alas 6 ng umaga, agarang nagtungo ang mga ito sa nasabing lugar upang magtanim ng mga puno. Bilang bahagi ng 56th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Municipalidad ng Gloria, dinaluhan ito ng municipal employees, barangay captain, municipal tourism council, PNP, BFB at Gloria Endurance and Adventure Ride. Alinsunod pa rin sa protocol ng COVID-19 Interagency Task Force, mahigpit pa rin ipinatupad sa naturang gawain ng pagsusuot ng face mask, social distancing at limitadong kawanin ng pamahalaan. Bunsod ng banta ng pandemya, minarapat na lamang ng pamahalang bahay na magdaos ng simpleng aktibidad upang ipagdiwang ang kanilang founding anniversary. Bukod dito, iba't ibang pagbabalik tanaw rin ang ginawa ng lokal na pamahalaan bilang bahagi pa rin ng kanilang selebrasyon sa pamamagitan ng video showing na nagpapakita sa mga nagdaang pagdiriwang tulad ng kapistahan ng Kawayanan Festival at Street at In-Place Dancing Competition. Sa ibang balita, namahagi ng psychosocial modules ng Bulalakaw National High School sa kanilang mga estudyante kung saan inaasahan na makakapagbigay tulong ito sa mental health ng kanilang mga estudyante, lalo na sa gitna ng kinaharap ng pandemyang COVID-19. Ang ibang detalye sa report ni Chau Marunilla. Upang maihanda at mapangalagaan ng mental na kalusugan ng mga batang mag-aaral sa Bulalakaw National High School, namahagi ang naturang paaralan ng mga psychosocial modules sa kanilang mga estudyanteng grade 7 hanggang grade 12, kung saan makakatulong naman ito upang maihanda at matulungan ang kanilang mental health sa gitna ng kinakaharap na pandemya. Ayon sa naturang paaralan, sakop ng psychosocial modules ang mabigyan na angkop na kakayanan, pagpapahalaga at kaalamang kinakailangan upang mapangalagaan ng estudyante ang kanilang sarili. Upang makuha ng mga bata ang naturang modules, mayroong mga drop-off points na itinilaga sa iba't ibang barangay sa bayan ng Bulalakaw kung saan doon nila iiwan ang mga psychosocial modules na kukunin naman ng mga magulang.
Nagsimula ang pamamahagi noong Lunes, 28 na Setyembre at isasauli o ibabalik rin ng mga magulang ito sa mga pinagkuhan ng drop-off points o retrieval points sa Biyernes, 2 na Oktubre. Samantala, ayon pa rin sa naturang paaralan, magsisimula ang pamamahagi nila ng mga gagamiting self-learning modules sa mismong araw ng pagsisimula ng distance learning sa darating na October 5, araw ng Lunes. Maaaring nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang ating Tinet Newsline. Visit tayong at i-like rin ang Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balik na nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag ko lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyo. Walang sawang pagsubaybay.